habang rektahan ng Mabitak kung saan lagi ako nagpapahinga, eh nakita ko nila sir. Si sir ay, yung ano, kung natatandaan nyo, nung gabi na pauwi kami nila Boy P, siya yung humabol sa amin nun. Tapos, nagtigil kami dyan sa may bahay niya. Ayan, nagkita tayo bro. Tsaka kay ma'am, hello po, good morning. Papunta na kayo ngayon ng palengke. Ah, sige. Paano sir? Sige po. Thank you. Sige po, ingat din po. Bye-bye. Grabe yung araw dito. Tirik na tirik, alas 8 pa lang ng umaga. At gusto kong makita yung aking sticker dito. Wala na naman, tsaka yung HL. May kumuha na. Tingnan ko lang yung sticker na nilagay ko rito. Wala na din. O ngayon ay papunta tayo ng Moto Changge ng makina. Ilang araw na rin nag-uumulan at kahit papano ngayon, eh umaraw. Pagka ganitong merong event tayong pupuntahan at lalo't sa Maynila pa. Hindi lang din naman yun yung pakay ko, kundi pupunta rin ako ng Chifa office para kunin yung gulong na pamalit kay Beastie. Kasi after ng ating Sorsogon Matnog na sinundo natin sila Boy P, eh doon lang nasubukan na maupod ang aking gulong. Simula pa ng Katanduanes, yung mga pinuntahan natin. So magno-November no, nung pinaltang ko yung gulong ni Beastie, at ngayon ay upod na siya, ngayon lang siya naupod, grabe. So halos nasa 20,000 kilometers na yung tinakbo ng aking gulong bago siya naupod. At itong likod, ayan, upod na rin. Kaya ngayon ay magpapalit na ako ng gulong. At isa pang napansin ko kay Beastie, dahil doon sa tagkawayan, ay eto, may tagas ang ating fork oil. Ayan o, oh, yung sasyak natin, magkabila yan. Grabe, grabe yung sundo ko na yun. Kaya ngayon ay ipaparep ako yung kanyang front shock kay Patrick, kasi marunong yung magrepak eh, mag-ayos ng front shock. And kung ano pang gagawin ko, nang sa ganon, habang tuktok ride tayo or tuktok adventure, eh maayos si Beastie na nakaparada. At pagkagagamitin ko na, eh good to go kagad. Ngayon, napapaltan ko na ang gulong ni Beastie sa wakas. Dahil sa sobrang dami ng pinuntahan ko, at talagang gusto ko masubukan kung gaano katagal or kung gaano kalayo ang mararating ko sa gulong ng Shipa Tars. Subok na subok, makapit, at kahit na ngayon, na medyo nagbabawas ng hangin yung gulong ko sa likod, eh hindi ko gaanong ramdam nung sa Matnog Sorsogon hanggang pauwi dahil sa matigas yung kanyang tire wall. Itong tire wall na to yung sinasabi ko. Matigas siya kaya kahit na kulang sa hangin nung tumatakbo tayo, eh si Bro Juan lang yung nakapansin na sabi niya, parang flat ka. So nung time na yon tumigil kami sa 7-Eleven, hinang-hinang ko. And flat nga, kaya pala parang iba yung takbo ni Beastie, parang kinukulang sa hatak. Kaya masasabi ko na talagang durable itong si Shipa Tars, lalo na kahit na kulang yung hangin. Hindi man lang ako nabengkungan eh, sa mga nadaanan ko sa tagkawayan. O tingnan nyo naman yung gulong sa likod, walang kabengkong-bengko hanggang ngayon. Alas 10 ang start ng makina Moto Changge, abot naman tayo doon. And sa susunod na mga event ng makina, kung Moto Changge man yan, makina Moto Show, asahan nyo na makakasama natin ang Shipa Tars dyan. Na-late lang kasi sila talaga ngayon nung sa Moto Changge, kaya hindi sila nakahabol. Nararamdaman ko na naman na kulang na naman yung hangin ng gulong ko. Buti na lang, meron tayong laging dalang tire inflator. Ito, portable to. Halos 3 taong ko na rin gamit to. Itong portable tire inflator ng Xiaomi. And kagabi, chinarge ko siya eh. Sana gumagana pa kasi kapag ka ganitong natatambak at hindi natin nagagamit, may possibility na masira. Kita ba? 17 PSI lang oh. Dapat ang hulihang gulong ay may tire pressure na 33 and sa harapan ay 29. Hindi ko na rin ma-monitor kasi yung tire pressure ng aking gulong sa tuwing bumabiyahe ako dahil sa wala na akong TPMS or yung tire pressure monitoring system. Kasi nasira na naman. Halos pangatlong beses ko ng TPMS yun. Ngayon, hindi na muna ako bumili. Naghahanap ako ng TPMS na branded at saka yung sigurado ako na tatagal sa akin. Doon sa 3 TPMS ko, biri mo, nasa 3,000 na rin yung nagastos ko doon. Kaya ngayon, mas i-consider ko na humanap ng branded na TPMS na sigurado ako magtatagal. Hindi yung parang wala pang isang taon, sira na kagad. Pinu-charge ko kagabi to. Ngayon, naghihingalo na. Ayun, wala na. Namatay na. Mukhang may problema na sa battery itong aking portable tire inflator. Kailangan ko ng paltan. Ahanap ako ngayon ng mas maliit dito sa tire inflator na to. At saka yung tipong Type-C yung kanyang charging slot. Kasi yung charging slot nito, micro USB pa. Unang-una pa. Pero okay na rin naman kahit pa paano, 22 PSI ang karga ng hangin.
Siyempre, bago tayo malis, dikitan ulit natin tong ating tambayan dito. Ah, sige, bahala na kayo kung gusto nyong kunin. Buti, meron pa ako ano dito, Hampas Loopers na sticker. Ayan. Uy! Palang Diyo naman. Sino ba nagtatapon ng basura dito? Huwag naman po kayo basta-basta magtapon ng basura dito kung saan-saan. May diaper pa, walang nyamo. Panatilihin natin maganda. Yung katulad dun sa kabila. Mga nagkalat na yung basura. Magkaroon naman po tayo ng disiplina sa ating mga sarili. At pagdating ng panahon, tayo ang sisingilin ng mga basura na yan. Sa atin din na magiging epekto ng mga yan. Kaya lagi tayong binabaha eh. Dahil sa mga basura na nagkalat na bumabara sa mga kanal, kahit ilang beses nyo palinisin yung kanal, kung wala pa rin tayong disiplina sa sarili na magtapon ng basura natin sa tamang basurahan, wala. Walang mangyayari sa atin. Salamat nga pala muna kay Kuya Boy P sa pamana niya sa aking riding boots. At ngayon, meron naman ako nagagamit na maayos. Salamat Kuya! Ay, dumaretso na at 8:30 na ng umaga. Baka tanghaliin pa tayo at gabihin tayo pag-uwi. Sigurado naman tayong gagabihin pag-uwi. Pero saglit lang naman tayo ng makina moto Changge. Ay, naku, ramdam ko talaga na kulang sa hangin ang likod na gulong ko. Meron naman tayong madadaanan ng mga gas station dito na kung saan pwede naman tayo maghangin ng libre. Woo! Hangin! Kailangan ko ng hangin din. Ang init. Eton Centris, dito na tayo. Anong oras na pa? 10:44. 44 minutes ago, nung nag-open na yan. Ayun yung mismong makina Moto Changge. Kitang-kita naman kaagad eh. Tingnan natin kung sinong mga kaibigan at saka mga kakilala natin ang nandito. Itong makina Moto Changge is yearly ginaganap. At dyan kayo makakabili ng mga discounted price na mga kailangan nyo sa inyong motor or sa inyong pagmumotor. Tingin-tingin lang tayo na pwede nating mabili. At limited lang ang budget. Makakita ko sapatos tuloy ah. Layo muna tayo. At baka mapabili ng di oras. May mga motor din palang naka-display dito. Yeah. Oh. Asan kaya Suzuki tsaka ano, Kimco? Yan ang tingnan natin. Actually, Honda, Niyo, pwede silang interchangeable. Okay. Kailangan natin palitan yung shock. Nadali tayo ng tagkawayan eh. Tuto lang oh. Kasi sa labas daw, 3.9. Ang kagandahan kasi dito sa shock na to, sa ilalim yung mismong ano, tank ito. Hindi sa ibabaw. So, katabi ng mismong itong parking garage na to, is dito naman pala yung testing area ng mga motor. Yun o, Aprilia. Pwede tayo mag-test ride. Kanina ka pa? Oo po, kanina pa alas 9. Agad mo naman eh, alas 10 ang open. Nandito ka na agad na alas 9. Grabe ka naman ha, steer bro. Pangalan mo? Daryl. Daryl, ayun. Umatay na ako nun yung bago kayo mag-Pilipino. Ah, okay. Bro, ito HL. Bihirang-bihirang mo ito makukuha. Thank you bro. Ito. Aywa. Aywa. Dito lang kami, tambay. Tambay lang. Nanunod kami ng mga nagte-test drive. Yung mga nagte-test drive, big bike. Boom! Halos lahat na nakikita nyo nakaparada ng motor na yan, pwedeng testingin yan. Kahit itong e-bike, pwede rin yan. Si bro, na-testing daw niya yung Click 160. Unang bungad niya sa akin, matagtag daw talaga. Pagaling ka talaga ng ADB. Pag lumipat ka ng mga Click 160, iba na yung pakiramdam ng shock eh. Pwede bang pagka-testing yan, diretso ng labas? Iyaharang ba doon? Moto Morini test ride area. Ano, futuristic ang pormahan nito ah. Ito, e-bike. Beastie! Yung kapatid mo, bagong kapatid mo. Version 3. Yun oh. Pwede naman yata ang testingin to. Ma'am, pwede na? Ano to? Gloves ba to? Kala ko kung ano eh. Safety gear muna tayo. Ah, knee pad. Okay na? May ano pa? Ah, best. Ano ba? Magpipilipin loop na ba ulit ako? Magpipilipin loop na ba to? Diretso na. Ang dami ko sumot eh. Okay na. Ayun. Pakita ko muna sa inyo tong version 3 ni Honda Beat. Nag-iba na yung itsura ng mukha niya. Tingnan nyo. Malaki na yung dito niya oh.
Mas maganda yung ilaw niya rito. LED na raw lahat to, sabi. So ito yung dati ko pang suggestion, which is yung susian ng ating upuan, imbis na dito mo pa ilalagay, dito na lang, iiwan mo na, hindi mo na malilimutan. Ayun. Medyo lumaki siya, dito meron parang tabas dito. Mas lumaki siya yung compartment. Then yung gas tap niya is 4.2 liters na. And then dito meron ng saksakan ng cigarette adapter lang kailangan mo dito, pwede ka na mag-charge. Then, sabi dito ay lumaki daw yung compartment or yung side pocket. Testingin lang natin yung cellphone. Ito, Redmi Note 11 Pro. Ang laki ah. Kasya na yung cellphone ko dito. Tingnan natin kung may pinagbago ba siya sa mismong arangkada. At yun lang naman matetesting natin dito kasi di naman pwede tayo mag-top speed, top speed dito. Uy, bagong bago. 11.9 kilometers pala yung Odo. Woo! Low pa traction! Siyempre, hindi pa naman palit ang panggili dito. Kaya naninibago ko, parang ang bagal ng arangkada. Pero sa isang stock na Honda Beat, eh, yun talaga yung natural na arangkada. Parang ang baba ngayon. Parang ang gaan-gaan ngayon ang pakiramdam ko sa Honda Beat na to. Unlike nung Honda Beat na gamit ko na sobrang bigat. Dahan tayo sa palikot, hindi ako sigurado sa gulong nito. Hindi ito nakasipa. Uy. So one thing, kung halimbawa magkaroon ulit ako ng Honda Beat itong version 3, ang unang-una kong papalitan dito is yung rear shock. Unang-una yan. Ah, talaga masakit sa ano. Tapos syempre, upuan, papagawa natin kay Boss Batosay, busina. Papapalitan ko din yan. Then side mirror. Yan, yan yung mga unang-una kong papalitan dyan. And syempre, lalagyan natin ang cellphone holder na quad lock dito, na which is lagi ko naman yun ang gamit ko, with anti-vibration, nang sa ganun, hindi nasisira yung mga cellphone natin. Pag nagawa ko na yung lahat ng papalitan, sigurado, diretso Philippine loop na. Yun na yung pinaka-break-in. Kung may budget ha, yung panel gauge niya is same pa rin ng version 2, which is combination ng analog, yung speedometer, tapos digital, yung mismong ating fuel gauge. Pero ang nagkaiba sa kanya, yung eco mode na ilaw, nandito na sa taas, imbis na naandito. Tapos, left turn and right turn signal light, ayun, nasa gitna. And then, high beam dito, indicator. Etong isa, hindi ako nagkakamali, ito ay check engine na indicator. Dito sa mismong footboard, yung space niya, kung makikita nyo, sakto lang din. Same pa rin ng version 2. Hindi ko talaga maiiwasan na hindi magkaroon ng version 3 na to. Kasi, kumbaga, nakadikit na sa akin to eh. Pag sinabing Honda Beat, para sa akin, John Fox na, di ba? Try natin, magkakaroon tayo nitong version 3 na to. Ang harap ay disc brake na without ABS. And then yung likod is drum brake. Same pa rin. Parang ako lang yung may gustong mag-testing nitong Honda Beat version 3 na to dito. Halos karamihan ng mga nandito na nagtetest, ang gustong matesting nila, big bike. Which is, siyempre, pangkaraniwan naman na tayong mga normal, eh yan yung mga gusto nating testingin. Pero ako, itong version 3 ang gusto ko talagang testingin eh. Okay, last na tayo. Okay, lahat ng mga testing natin dito na motor is i-attract natin. Ito yung mga gusto ko na kasunod na motor na maging kapatid ni Beastie. Okay na po? Dito ko na yung parada? Oh, iwanan ko na. Honda Beat version 3. Attract lang natin at na-testing sana ako ng Beastrom 250X. Kaso may tatlo pang kasunod. Eh, na-testing na rin naman natin to. Pero ngayon ko lang nakita na meron pala silang black. Tapos may red accent to. Manifesting, Beastrom 250X. Yung dilaw yung na-testing natin ito. Isa na lang yung gusto ko pang i-testing, which is, ito yung isa pang gusto ko laging i-test drive, KRV Moto 180. Woo! Manifesting and law of attraction din. Yan natin. Test drive. KRV, test drive. O, di mamaya na lang ulit. O, siya, sige. Okay lang. Oh, cut off na talaga. Mag-aalas 12 na kasi. So, yan yung mga motor na gusto kong magkaroon ngayon. Yan yung kumbaga pinagpipilian ko na magkaroon this year or upcoming year. At sa mukhang uulan pa. Tingnan nyo naman ang kalangitan. E siya, punta na tayo sa SIFA office. Ito yung isa pa. Pero ito hanggang pangarap lang hula ko. Italjet Dragster. Grabe, ganda oh. Pwede nang pang race truck eh. Formang forma eh. Pero pag pinampilipin love ko kaya yan. All good. Naka-testing ka na? Testing ko kung sarap i-test. Inabutan na lang kami. Ayun, umaambo na. Narga na tayo. 12 PM. Sakto dun sa cut-off nung ano, mga tine-test drive eh. Hindi na tayo nakapag-test drive ng iba. Okay lang. Meron pa namang mga susunod.
Yeah, diretso tayo ng SIPA office. Ito. At limited lang yung oras ko talaga ngayon. Kailangan ko talaga asikasuhin ang dapat asikasuhin at uuwi rin agad tayo. Huwag mo akong aabutan, ulan. Ayan na nga, bumuhos na ang ulan. Bumubuhos na! Parang niya ka. Teka lang, para tingin mo muna ako ng office. Please lang, konti lang, ambon-ambon lang muna. Ay, umabot ako. Buti na lang at hindi ako inabutan ng ulan. Parang kukunti lang yata kayo ngayon. Ah, si Ma'am Irish. Nakalib! O nga pala, meron pa pala tayong isa pang dadalin. Upuan. Pero kaya naman. Siyempre mag-change oil rin tayo gamit ang speed metal. So yung mga nagko-comment lagi sa akin, ano daw bang langis ang maganda sa Honda Beat? Siyempre ito. Ito gamit ko eh, speed metal. Paano ma'am? Thank you po. Bye-bye. Ma'am, bye-bye. Sige po. Yung gulong eh, naikarga ko na sa ating motor at yung ating gagamitin para sa aming tuktok adventure na upuan galing from SIPA, eh dala ko na rin. Buti na lang amat katatapos lang umulan, umambon dito. Uy, maraming salamat pala muna kay ma'am. Yun, sa aming bigay na Hopia Mahu. Nagtatanong lang ako kung ano yung dala ni ma'am eh. Biglang binigay sa akin. Maraming maraming salamat po ma'am ha. Ganto magmahal ang SIPA. Kaya masasabi ko na alagang SIPA tayo. Dito ko na nilagay yung ano, yung camping chair at baka mahulog pa dun sa likod. At maka-aksidente pa ako. Eh pagka ganito naman, eh iwas-iwas muna tayo sa pagsingit-singit. Baka hindi ko matantya eh, biglang may sumabit dito. Eh, kailangan na natin makapunta ng Timbochog at marami-raming gagawin dito kay Beastie. Uunahin muna syempre yung ball race nito. Yung dito sa may mismong Manabela, yung bearing. Tapos palit gulong. And then, papaltan din ng mamaya, malalaman nyo kung ano yon. Secret muna. 1:48 PM, butat hindi pa umuulan. At meron kaming bisita rito sa Bochog. Ayan naman, nakasipa pa rin, oh. Nakasipa yan, boy! Nahihiyama, boy! Teka, yan, nandito talaga yan, nakadikit sa'yo. Subuhan mo na kasi. Mukhang di ba nagtatanghalian niya dati. Nakabay ko ang tao sa Andiyan na ba yung ball race? Oh, yun! Yung pagka nagsabi agad ako, meron na kagad pyesa o oh, ball race. Ah, gusto mo ng damit ng SIPA? Kala ko, yung alaman! Hoy! Rumi request, marunong na! Pagka naka-vlog, marunong na! Pag ito kasi, hindi pwede. Dahil mag-Philippine loop ka muna. Gamit, maglalakad ka, maglalakad ko ng taho. Maglalakad ko ng taho, bro, buong Pilipinas. Yun ang malupit na Philippine loop. Ito yung camping chair na galing ng SIPA. Siyempre may tatak ng SIPA yan, pati likod. Oo, di ba? Parang direktor na direktor ang datingan ko dito ah. Ah bro, kain tayo. Ibigay sa akin ng aming boss. Oh. Hopia! Bagong refill na naman ang ating gulong rito ah. Ha. Oh. Nung huling punta ko rito, parang eto na lang, apat na gulong na lang to. Ngayon meron na naman. Ay, nadudumi yan ah. Boss, baka pwede niyong bigyan ng tire rack tong si Bochog oh. At dito, nandito lang sa sahig, nadudumi yan. Para naman maganda rin tingnan pagka i-display dito sa may labas. Dahil magpapalit na tayo ng gulong, ipakita ko sa inyo yung kung gaano kalayo yung tinakbo ng gulong natin bago siya naupod. So odometer reading natin ngayon, 67,837.0. At nandito sa aking note kung kailan ko ikinabit yung gulong na yan. Which is November 13, 2022. Bago tayo magkatanduan is 48,505.3. At yung total niya is 19,331.7. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito katagal or gaano kalayo na inabot ng gulong ko na bago siya maupod. Kasi yung mga dati pa, mga ginagamit kong gulong, inaabot lang ng 5,000 kilometers, 10,000 kilometers. Wag lang talaga sanang mabubutasan ng malala. Kasi kahit wala pang ganun, eh, kailangan talagang paltan. Itong sarap, kung makikita nyo, nawawala na yung kanyang guhit sa gitna. Pero yung sa likod natin, talagang wala ng guhit sa gitna. Ayan o, talagang upod na. Although makapal pa yung panabi, pero sign na yan na kailangan ng paltan, delikado na. Dahil ayoko pang makaramdam na tipong pag dumaan ako sa mga basa or sa linya, sa kalsada, eh, magkaroon ng slide. Mabuti na yung sigurado. Mas okay na magpalit na kagad kayo ng gulong pagka ganyan na kaysa intayin nyo pang may mangyari sa inyo. Mas malaki pa yung magiging gastos, hindi lang sa sarili nyo, kundi pati sa motor ninyo. Tama ba? Agree, SIPA, baka naman! Talaga, gustong-gusto na magkaroon ng t-shirt. Pagbalik ko, sige, bibigyan kita. So ngayon, ang iyong papalit ko ay i-oversize ko ulit siya
which is 100 by 80 sa likod. At yung harap naman ay 9080. O, balik tayo sa H301. Ayan, inumpisahan na ng operahan ni Master Kambal. Wala nang grasa, tuyo na. Oo nga, no? Meron ng kanal. May kanal-kanal na. Sa loob ng 3 years sa akin si Beastie, ngayon lang niya mapapalta ng ball race. Sa dami ng daan na natin ng Tagkawayan at saka ng Bulacan, ang dami na niyang iniinda na sakit sa kanyang ball race. Bagong-bago na ang ball race. Pwede na alit isabak ng Lubakan. May special tools pala para pagbukas ng shock. Tagas na talaga yan, no? Tagas na. Grabe. Bro, first time lang din niya mabuksan. Oo. Ang dami pa palang virgin dito. Ikaw lahat ng naka-virgin dyan sa motor kong yan. Tingnan natin ngayon yung langis, kung anong itsura. Boom! Octopus! Munti yung langis, oh. Munti. Iba na yung amoy, ang baho ng langis. Oh, yan din yung laman nung isa natin na tumagas din. Naka-showa pala ako, eh. Oh. Showa pala ang shock ng Honda Beat. Oh. Binaklas na nga ang aking panggilid. Bakit? Ano, malinis pa ba? Hindi nga pala nilinis siya nung ano. Nagpalit ako ng belt nung naputulan ako na mabitak pa uwi. So, eto yung kanina ako pang dapat ipapakita. Speed tuner. Eto, sariling gawa na ni Boss Mickey Maso. Hindi na to OEM, ha? So, eto, may sarili na mismong drive pace pulley ang speed tuner. Which is, nung una akong nagpalit dati is kinalkal lang yung akin. Yung OEM ba, yung stock. Ngayon, eto talagang original na to. Original na speed tuner na yan. Kanila na mismo yan. Yan ang ipapalit natin ngayon. Pero kailangan muna linisin at paltan ng oil seal. Tapos yung clutch bell natin, ayos sa performance nito eh. Maganda hatak. Naka-degrease na to, ano? Ito ang pinakamahal na pyesa na aking nakayanan. Ito. Yan. RCB. Pito. Pito lang yan. Pero yan ang pinakamahal na pyesa ng motor ko na binili ko. Pero pagka nakabili na tayo ng shock, dito sa yung nakita natin kanina sa makina ng Moto Changi, eh yun naman ang pinakamahal na. Kinakalawang na, oh. Humihingi na ng bago to. Baka sa susunod, magkaroon na rin ng tagas to. Ay, hindi ko nahihintayin. Siyempre, papalitan ko na kagad yan. O, pagpapalit ng gulong, ito na ipapalit natin pito. Alam niyo kung bakit ito yung napili ko na ipalit na pito? Hindi dahil sa ito ay branded, kundi yung 90 degrees, nakabaloktot siya. Kasi pagka naghahangin ako minsan, ito, minsan nahihirapan ako eh. So, mas maganda na, ayan, sa, nakagilid lang yung mismong pito, mas mabilis ko may papasok yung mismong hose ng panghangin. Pag nagkaroon na si Beastie na ang kapatid yung Beat version 3, ganito rin yung ipapalit natin. Agad-agad, palit agad ng panggilid, dalhin ko kaagad dito. Basta Boss Mickey, ikaw na bahala. Alam mo na yan. Tsaka clutch bell, sama mo na rin. Hindi, may tatak pa, oh, speed tuner. Gigabit na yan. Namatesting na agad pa uwi ng mabitak yan. Kapalitan na natin ng gulong. Punta lang kami dun sa may ano, shop. Tanglier. Saan ba? Sa dating pinagpanuan namin? Okay. All goods, naikabit na kagad. Balik na tayo. Diyan na po sa shop. Let's go. Ika lang. Yeah. Ah, galing kay George to? Oy! Salamat! Oo nga eh, makapahal, hindi katulad ng akin at ano, manipis lang yung akin eh. All goods. Dito lang kami nagtagal sa mismong shock kasi tinotono yan eh. Bro, tingnan mo nga. All goods na, wala nang tagas at maganda na yung play. Ayan, 9080 by 14. Lagyan ko na ng tire marker para poging-poging tingnan, no? Last one, nagagawin na lang ngayon ay, syempre, change oil. Gusto ko lang ipagyabang sa inyo ang aking pinakamaliit na pinakamahal na pyesa ng aking motor. Salamat kay Patrick na tupad ang aking pangarap na magkaroon ng ganitong pyesa. Di na ako mahihirapan maghangin ito. Nasa gilid na eh. Pogi ngayon ni Beastie, oh. Closing time! Okay na si Beastie, lahat ng kailangang gawin para maayos na ulit siya, ay ready na siya para sa Cordillera Level 2. Pero hindi naman ngayon taon ulit natin gagawin yun, ha? Next year pa. Ginawa ko lang ngayon, nang sa ganun, kahit na nandun lang muna siya sa bahay at nakaparke, eh okay pa rin siya. Pagka anytime na gamitin ng aking asawa, eh pwedeng-pwede. Kasi si Mimi yung may problema pa. So susunod ko na ipapagawa yun. At kami muna ay kakain at nagugutom na ako. Ang oras na ba? Alas 8 ng gabi. Bago gulong, bago ang drive pace at pulley, bago ang pinakamamahal kong pyesa na pito ng RCB, bago rin ang ball race. Siguradong maganda na ang aking steering nito. Oy!
Grabe bumirit si Beastie ah. Dahil bago na naman ang ating gulong, eh panibagong adventure at panibagong biyahe na naman ang mga lugar na pupuntahan natin. At samahan niyo ako, sabay-sabay nating tuklasin ang mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. At tips ko pala sa inyo para tumagal, maupo din ang gulong ninyo, ay siguraduhin yung laging tama ang karga ng hangin ng inyong mga gulong. Patulad sa akin na 29 PSI sa harap at 33 PSI sa likod. Ang problema ko lang ay hindi ko siya mamonitor ngayon dahil wala na tayong TPMS. Pero soon, bibili ulit ako ng TPMS. Parang sa ganon, every time na nabiyahe tayo, eh lagi kong alam kung anong karga ng hangin ng aking gulong. Ano, kita-kitsun tayo sa susunod na vlog. Tuktok Adventures muna ulit tayo. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!